Blessed Sunday, September, August 25, mga palangga. Morning na po sa Pilipinas. Dahil mag alas 12 na, pero si Jingla hindi pa natulog dahil nakatapos lang manood ng TV. Ayan, yung ating mata. Welcome po sa channel ni Jingla, mga palangga. For this video, mga palangga, tayo po ay mag-share ng isang verse. At bago pang lahat, tayo po ay magpasalamat. Hallelujah, Jesus. Thank you for this day. Thank you po sa isang linggo na pag-ingat po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal at pag-ingat sa amin, bawat isa. Ganon din po sa aming pamilya sa Pilipinas. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na gawa sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Narito po kami, nagpakumbaba po sa iyong harapan upang kami pa itumawag sa iyong pangalan, Panginoon. Sa aking mga kaibigan dito sa YouTube, nasa harap po ng kamera na to, Lord, ingatan mo po sila bawat isa. Ganun din po ang kanilang kanilang pamilya sa Pilipinas, Lord. Kahit sa ang sulok man po kami naroon, Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang mag-guide sa bawat isa at ikaw po ang magbanta at ingatan mo kami araw-araw, Panginoon. All glory and praises belong to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang ating verse ngayon ay makikita sa meron po tayong for this video, mga palangga, dahil Sunday tayo po ay mag-share ng mensahe. Meron po akong babasahin na verse. Ito po yung ating verse ngayon ay makikita sa ito po. Dos Corinto 5 versikulo 7. Basahin po natin. Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin, masunod ang iyong kalooban dito sa lupa tulad na nasa langit. Amen. Hallelujah. Sabi pa nga sa Matthew 6:10, ang pamumuhay ng may pananampalataya ay nangangahulugan ng titiwala tayo sa magandang layunin niya, kahit pa natatabunan ng misteryo ang mga layunin yun. May back up pa tayo na isang verse. Sa gitna ng mga di kasiguraduhan na buhay, pwede nating pagtiwalaan ang kanyang di magmamaliw na pag-ibig. Ano pa man ang itapon sa atin ng buhay, sisikapin nating malugod ang Diyos. 2 Corinto 5, versikulo 9. Kung atin pong basahin ang unang versikulo, guys, na pinapatid po sa atin lahat ay tinuturoan tayo ni Jesus na manalangin, masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Manalangin po, yung prayer is pinaka the best po talaga yung prayer, dahil ang prayer, kung tayo po ay nagtitiwala, pwede mo po mautusan yung isang bagay. Kung ikaw po ay taimtim na nagpe-pray, tulad din po sa healing or pagpapagaling. Dahil kung ikaw po ay nalangin na taimtim sa Lord, kung ano po yung nasa puso at isip mo ay gagaling po yan. Dahil po, true prayers, true po sa ating faith or pagtiwala sa Panginoon, mga palangga. Yung faithful po natin at ang ating relasyon sa Lord, yan po ang pinaka the best. Sabi pa dito sa isang verse, 2 Corinto 5 versikulo 6, ay Matthew 6 versikulo 10, ang pamumuhay na may pananampalataya na nangahulugang nagtitiwala tayo sa magagandang layunin niya, kahit pa natatabunan ng misteryo ang mga layunin yun. Ang pamumuhay na may pananampalataya, it means merong faith, nagtitiwala, ay may magandang layunin. Kahit hindi mo po alam, wala kang kasiguraduhan, di ba? Natatabunan ng misteryo ang mga layunin yun. Pero once na ikaw po ay nagtitiwala sa Lord, wala pong imposible.
Shoutout po sa aking friend na si Franz Billy. Franz Billy in America. Atin po siyang isali sa prayer, mga palangga. Siya po ay mayroong sakit. Monday, meron siyang opera sa cancer of esophagus. Ay, sali po natin sa prayer, mga palangga ko. Ewan ko ba dito sa aking channel. Ang dami ko ng friend na nakilala na mayroong mga ganyang sitwasyon. Hindi lang si Franz, mayroong pang isa. Siguro, chismis yun. Na i-share po natin yung mensahe ng Lord sa bawat isa. Tayo po ay magpalakasan po sa harapan ng Diyos. Hindi po na bagsakin yung bawat isa, kundi itaas po. At atin pong i-praise ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang pangalan ay walang imposible, ang lahat po posible, mga palangga. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Lord, lahat po na ating hinihiling ay kanyang ibibigay. Yung kanyang answer lang dyan is yes, no, at maghintay po tayo. Habang po tayo ay naghihintay, tayo ay patuloy na manalangin. Hindi po natin stop. Dahil kung meron po tayong hinihingi sa Lord, kailangan po nating magsakripisyo. Hindi na natanggap po na yung hinihingi mo kay Lord, yung hinihiling mo sa kanya, natanggap mo na, mag-stop ka na. Huwag ganun. Sabi ko nga, diba, pag andyan na yung blessing, ay yung tao ay nawawala na. Iniiwan na niya. Hindi na siya marunong magpasalamat. Hindi na siya nanalangin dahil natanggap na niya yung kanyang hinihingi. Huwag ganyan. Sa panahon ng problema, ayun, ginagawa ninyong ambulansya yung ating Lord. Iyak kayo ng iyak. Tapos magtatanong, bakit nangyayari po ito sa buhay ko, Lord? Bakit? Tanungin mo pa si Lord. Dahil kung hindi pa tayo bigyan ng sitwasyon na ganyan, nakakalimutan po natin yung Lord. Kaya, binibigyan po tayo. Palagi po siya nagwa-warning. Dahil kung palagi lang po tayo masaya, kaya nga sabi ko eh, pag palagi po tayong masaya yung tao, ay nakakalimutan yung Lord. Lalo na merong jowa, meron na siyang blessing na tanggap, meron siyang sweldo. Di ba, hindi na nga siya nagbibigay ng ikasampo niya kay Lord. Hindi niya binabalik. Dahil sabi niya, akin to sweldo. Ang inihingi lang naman ng Lord is 10%. Kung meron kang 110 pesos lang yung sa kanya. Hindi niya naman sinabi, nabigay mo sa akin lahat na. Hindi. Pero dahil ang tao ay sakim, ayan, akin na lang to lahat, Lord. Utangin mo na kita. Kaya, di ba, sabi doon sa isang verse na kung ano pa yung inipon mo, kung ano pa yung tinago nun yan na kunti lang, kuubusin talaga yan. Yes, totoo po yan. Kung hindi mo po isishare, kung hindi mo po ibalik yung ikasampo, uubusin yan. Try nyo magbigay kay Lord ng mula sa puso. Di ba? Ibabalik niya ng triple. Triple niya po ibibigay yan para sa atin. Pero dahil ang tao ay sakim, hindi siya mabibigay. Kaya kung minsan, ayun ang mangyayari. Ubos. Yung may iwan, resibo. Tapos ayun, kayo na naman ang kajijing vlog. Wala na natira. Resibo ulit. Ang buhay natin ay nakaikot lang. Gumaganyan-ganyan lang yan. Kaya hanggat buhay po tayo, ibigay po natin yung 100%. Na paglingkod kay Lord. Hindi lang po puro whitey. Hindi lang po puro kabalastugan sa harapan ng Lord yung ating pinagagawa. Mahiya po tayo. Mahiya po tayo sa Lord sa ating mga ginagawa. Dahil nakikita niya po lahat kung ano po yung ating pinagagawa. Nakakahiya. Dahil nga binigay niya po yung kanyang nag-iisang anak.
dahil tayo po ay tinubos sa ating kasalanan. Doon sa cross, nagpapako po yung ating Panginoong Jesus para tayo ay linisin sa ating kasalanan. Kaya ngayon, tayo na po ay pray. Yung gusto lang po ng Panginoon ay tayo ay sa kanyang pagbalik ay maisama niya po tayo sa kanyang kaharian. Kaya ibigay po natin yung 100% para kay Lord. Hindi niya naman sinasabi na isang araw ka mag-pray. Bigyan mo siya ng oras. Bawat galaw mo, pasasalamat, panalangin, unahin mo siya. Pag meron kang blessing, ayan, meron kang 100, ayan, yung 10, itago mo na para sa kanya. Tapos meron na namang 100, ayun yung 10, kunin mo. Tapos yung 90, para sa'yo. Pagdating ng Linggo, ayun, ibalik po na sa kanya. Yun pong tithes offering natin. Hindi na lahat-lahat sa iyo na lang. Try nyo magtago ng ganyan. Unahin nyo. Unahin nyo po. Pagtanggap mo ng sweldo, ayun. Ayun, may sweldo ka na. Sweldo mo to. Unahin mo. Kunin mo yung sa kanya. Tapos itago mo. Ito para sa iyo, Lord. Ito naman para sa akin, mga anak. Yan po ang pinakasekreto dyan. Unahin po natin siya permanente. Ganon din po sa mga harvest. Sa mga harvest, meron tayong palay na hinarvest, mais, saging. Ibigay po natin yung pinakamagandang bunga. Hindi po yung tahop na. Ano ba sabi dyan sa Tagalog? Ano ba yung tahop sa Tagalog? Yung hindi maganda na klase ng palay, yun po yung ibigay mo, i-offer mo. Huwag naman ganyan, mahiyaan naman sa Lord. Ibigay mo kung ano kakaganda, yung pinakamaganda din ibigay mo sa kanya. Pag nag-harvest ka ng saging, yung mga malalaking bunga naman ng saging yung dalhin mo sa church. Hindi isipin mo na, dalhin ko to sa church, si pastor lang kakain. Huwag. Dahil buong puso po natin yan, i-offer. Kahit sino pa yung kakain, ibigay mo. Dahil para kay Lord yan, hindi na, ang dami naman nag-offer, hindi na lang ako magdala. Kasi ganyan yung tao. Diba sabi pa nga sa Malakias 3:10, kung sa Bisaya, patistingi ko kay ibubo na ako ng panalangin. Liglig at umaapaw na panalangin. Buksan niya ang gingharian sa Ginoo kay iyang. Ihatag niya ang grasya. Umaapaw na blessing. Para lang po tayong nagpapautang yan. Pag tayo po yung nagbibigay sa kapwa natin. Kaya always po natin unahin yung Lord. Sabi pa nga sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Kaya always unahin si Lord, mga palangga ko. Napakaseryoso ni Jose, no? Seryoso. Andito kasi ako sa may sala, mga palangga. Kaya yun ang makikita nyo, meron tayong TV. Kasi yung aking kwarto, ilang days na ako dito sa sala. Nagdala lang ako ng pum dito. May pum naman kami na mga extra. Dinala ko dito, dito ako natulog. Kasi yung aircon sa kwarto ko, wala ng oxygen. Ano ba tawag dyan? Sabi nila wala daw gas. Kaya ipaayos pa yun, hindi pa napunta yung aming maintenance dito. Kaya andito ako matulog. Kaya kung nakikita nyo, ayun, may TV sa likod ko. Dito ako sa sala, second floor. Yung kilid ko, yung mga puro supa. Dito ako, wala naman tao dito. Kasi yung kasama ko doon sa baba, may kwarto naman doon sa kanya. Doon siya natulog. Dalawang bed doon, pero ayaw ko. Kasi si ate maagap man nagising, ako naman late ako magising. Tapos yung ugali pa naman niya, binubuksan yung bintana, maaga pa. Ang sakit kaya sa mata. Kaya ayaw ko matulog dun sa ano niya, sa kwarto niya. Dito lang ako. Siya sa baba, ako dito sa second floor, mga palangga ko.
Kaya, yung ating verse guys, tandaan po natin. Tapos, always po natin pasalamatan si Lord sa ating buhay. Always thankful, dumaan mo po yung mga sitwasyon na hindi maganda. Pasalamatan pa rin natin. Pasalamatin na dahil ayun, nila-remind po tayo ni Lord sa ating ginagawa. Sa ating mga hindi kaya-aya na ginagawa. Nila-remind po tayo. Dahil mahal niya po tayo, always na po tayo nila-remind. Tapos ngayon, di ba, ano naman, Sunday, August 25, birthday kaya ng aking mama ngayon. Pero yung aking mama is 10 years na po siya. Nawala na. Kaya happy happy birthday sa aking mama kahit na ilang birthday pa yung aking isabi dyan. Hindi niya naman marinig dahil wala naman yung aking mama. 10 years na siyang nagpahinga. Birthday niya ngayon. Tapos Sunday pa. Kung sa Pilipinas lang sana ako, eh mag-church na ako. Eh andito naman ako sa Kuwait. Kaya dito na lang ako sa aking video magsalita. Sa aking mga friend na andito sa YouTube, always thankful. Mag-ingat po tayo lahat. Mag-ingat po tayo lahat. Mag-ingat. Always na pasalamatan na hanggang ngayon, buhay pa tayo. Hanggang ngayon, nakahinga pa tayo. Ayun, malakas pa tayo. Gumagawa ng content. Always thankful dahil unlimited po yung bigay na lakas ni Lord sa atin sa araw-araw, mga palangga ko. Kaya hanggang dito na lang aking vlog for today. Don't forget to like, comment and subscribe my channel, Jing Vlog. Blessed Sunday everyone. Good morning. I love you all.